Gigi. Mga burka. Mga burikat, mag-update kami mga BKF guys, usual mga burikat. So kailangan ko mga mag-update sa inyo din para alam yung mga burikat kung anong kalagayan mga binayal guys. So kahapon mga burikat, kakabila mga binayan, kalaman dahil galing po siyang puerto mga burikat, siya mga binagpaabot mga binantulong. Yeah. Magkano binigay mo? 24,000 yun ay galing sa mga masugid nating mga nagmamahal sa Team Burikat. Nakaka-proud kasi hindi ka naka-report. Kaya joke lang. Pero by the way, ano kalagay ni Edgar doon? Pansamantala. Ano, yung kamay niya na mamaga. Kasi nga na, yung dextrose niya mga B, parang doon dahil sa dextrose niya siguro. Yung may nag-comment doon na baka daw nag-list na yung syringe. Oo. Baka nalipat na sa mga tissue-tissue, hindi na sa ugat na kasuto. Oo. So dahil yun doon, na mamaga siya. Tapos, ang kailangan nila mga B, itong mga doktor na ito, ng hindi ko nasasabihin kung anong hospital yan, mga paasa. Bakit? Pinapaasa sila. Alam mo kung bakit? Ang sabi nakaraan, mag-provide ng 60,000. Ay, 60,000 sa stainless. Oo. So ngayon, yung stainless, wala na naman daw sa Maynila, wala na raw stock. So, Di ba ang sabi naman, diba, sa stock na diba, meron lang stock? Oo, yun naman sinabi. Tapos, ang sabi doon, mag-provide sila ng 50,000 para pag dumating si stainless, uupera na siya. Ang ngayon, ang sabi daw ng doktor sa kanila, ito yung pagkakaunawa ko lang mga biya, ay, i-full payment nyo muna yung 220,000 na doctor's fee pa lang yun. Ang laki naman, B. Oo, pag hindi nyo na, yung doctor's fee, hindi nyo na full payment, sorry, hindi ma-operahan si Edgar. Tapos yung mga bis, ang sabi ng doktor ay, ilalabas na lang daw muna. Eh parang ilalabas nila, magdedesisyon yung pamilya na ilabas ng ospital, maghanap ng boarding house malapit sa ospital. Hindi pwedeng iuwi dito sa Brooks Point kasi kapag inuwi sa Brooks Point mga 200 kilometers na naman yung biyahin. For hours. Kung ano na naman mangyayari sa kanya dito. So, for hours yun. So, ngayon sabi maghanap ng boarding house sa gilid ng ospital. Doon na muna siya. Tapos ngayon mga biyahan na sa cash on hand nila ay kahapon is 100, parang 100 5 yata, 100. Plus 24,000 na binigay mo. Plus 24,000, sabihin na lang natin ngayon, 130 na. Wow. 130 na ngayon yung on-hand nila. So, yung on-hand nila na 130 mga B, imbis na, yun na sana, napunuan na yung opera na, diba? Ang mangyayari, parang yun na naman, ibabayad na lang nila sa bills nila kasi not official, hindi pa yung total amount talaga, hindi pa yun na. So, 102 na, nakaraan kasi parang 80 plus. Pag 80 lang. Bago naglundag siya ng 102 na pagkano nila na. Kasi recently kasi an, pagpunta ko doon na ang binilaan is 82,000. Ayun. So ngayon nila na? 102 na. Tangina. Tapos, lang, so ano mangyari, di ba ilalabas sa Edgar's Hospital? Mm-hmm. Naka-dextrose pa wala na? Naka-dextrose pa raw. Ay, Diyos ko. Kapon sana, yun ngayong araw na ito, sila kayo, Kuya Karoka TV, nakikipagtulungan din. Tinutulungan niya yung ating ni Edgar na mag-asikaso sa mga PCs o hingi ng tulong. Tapos ngayon, gachat ko kagabi si Kuya Karoka TV, ang sabi ni Kuya Karoka TV. Sabi niya, B, hindi pa namin nailabas si Edgar kasi nga, hinihingi yung final bill. Oh my God. Yung final bill, hindi rin daw ina-process kaagad-agad ng mga doktor. Magkano ang pinaka-final bill? Wala pa. Wala pa. Ang ibig sabihin, parang ang nangyayari, naghihintay na naman sila ng ilang araw na naman bago nila makuha yung final bill. Final bill na lang ang mga... Pinipirahan lang tayo ah. Papil na lang na gano'n na isang piraso, hindi pa maibigay. So, my gosh, nakakalokabi. Ang nangyayari ngayon ito sa hospital na ito, mga animal na yan, yung mga, pati mga staff nila, masasamang mga ugali. Si nanay, dinidbatid mas sila nanay doon, mga masungit yan yung mga staff nyo dyan sa hospital na yan, ha? Super, di ba? Kahit ikaw tinataray-taray yan, di ba? Masusungit. Si Kuya Karo, ka nakahingi din ang tawad sa mga doktor, wala. Parang wala ata, wala. Ano sabi maghihingi ng tawad? Baka siya, siyempre kahit paano man makakilala siya dyan sa loob, pero hindi ganun kalaki. So hindi na mag-operan si Edgar sa utak? Ang sabi daw po ay, yun nga, pinapaprovide yung 120,000 tapos yung stainless. Ayun ko, naibayad na, nabigay na nila yata yung 60,000 eh. Oo. Di ba, nabigay na nila para pambili. Ang rason wala kasi yung wala na lawis na kanyang ngayon, bla bla bla. So ilalabas na siya ngayon? Yun ang sabi. Ilalabas siya basta mapulipid yung bill sa hospital. Oo, ganun talaga. Magkano? Yan ang hindi ko alam kasi ang sabi pa lang kapon 102 eh, wala pa yung final result. So, yung naipo na yung naipo na 130, siguro possible yun ang ibabayad doon para kalabas siya. Kawas so, another, bakula pala siya ma-operan dahi, baka mabuang-buang yun dahi. Another, kung ano naman, another fine na naman ang 220, di parang napupunta lang sa wala yung pag-standby nila, parang kala mo nag-hotel lang sila doon.
Na, oh, Diyos ko, sana may tumulong talaga mga bin. Yun na nga, decision nilang ilabas. Ang kausap ko kapon si Edgar, ang gusto ni Edgar, umuwi na ng Brooks Point, dito na lang doon siya. Tapos yun nga, inintindi pa ni Edgar yung mga bills nila. So, sa ano, sa bahay nila. Tapos sabi ng, sabi niya, ano naman to, yung mga doktor dito, pero wag ka. Pero si Edgar, grabe. Kahit doon pa, umaura pa sa ospital. My God, may crush ang doktor. Ayun, nurse. Nurse. Dapat diba? Sabi niya, B, halika ba dito, B? Ang mga po, B, oh. Okay. Na-booking mo? Tapos ay na kayo sa hospital, kailan di ang kayo? Ang gwapo diba? Ang gwapo, gwapo lang nurse, ay ko alam. Nakakaloka ka. Tapos ang bait talaga ni Edgar, mga bi, walang kakimian, mga bi, talagang ino-open niya sa akin yung pagkaya, sabi ko, bi. Ay ko, bi, hindi pwede, bi, sa'yo yan. Yung saging pinipilit na talaga ibigay sa akin, na-appreciate ko si Edgar. Kasi alam niya, malakas ka lumabon. Natutuwa din naman ako kay Edgar, kasi nga, kahit na gano'n yung na-divert niya, hindi ibig sabihin na gano'n ang kalagayan niya, mag-iriya ka na lang tayo sa loob ng kwarto. At saka maganda yung ginagawa natin, ba? Alam mo? Kasi nga, di ba nauna kayo kay ni Joe? Unang batch kayo. Hindi tayo nagsabay-sabay, alam mo bakit? Mas maganda pala yung gano'ng setup na parang may unang batch, may second batch, para hindi naman biglaan tayo doon na hindi na tayo makakabalik. So, baka sila tiyang yung susunod din doon para magbigay mga bilang tulong. So, pero by the way, so yun ang balak sa kanya. Pag nabayaran niya bill sa ospital, lilipahalap sa ng boarding house. Oo. Maliban dito sa utak, sa mata, sa ngipin, yun na nga, yung operation ng bawat ano na yan, iba yung operation sa ulo. So, pinapriority ng mga bay yung ulo. Kasi nga, bago yung sunod na, yung mata, parang wala pa silang plano. Oh my God, manubulag si Edgar dahil ang gusto dahil. Wala akong plano, tsaka kahapon, sabi ko, bi, parang lunok naman yung dito mo, bi. Anong lunok? Yung parang, yung kalamo, yung malambot na, parang malambot. Malambot na. Yung, tapos sabi niya, baka, wah, nagano-gano, tawang-tawang ako na kanya. Oo, sabi ko, tapos yun na nga, biging ano niya, sabi, tingnan mo ano. Pero nakakakita pa rin daw, pero siyempre mga bi, yung infection, patagal na patagal, tapos may crack nga pala talaga yung gilagid niya. Gilagid niya dahil. So, kailangan yun mga bi, lahat daw po yun mga bi is may procedure ng operation talaga. Hindi siya yung parang mukwa-kwa lang sa gamot. Tingnan mo na. Nawa din ako sa kanya, bi, pero bi. Paano yung utak, pa isang sa ulo niya palang hindi na masolusyonan. Siyempre, another ng yun, another session na naman sa mata na naman, pati mga nga. So, yun nga, ay nakakalungkot rin. As in, lahat ng team burikat, mga bi, gumagawa mga burikat ng paraan, mga bi, para makatulong kay Edgar, mga bi. Yes. Hindi ganun kalaking budget, pero sapat din, mga bi, para kahit paano may pandagdag sa bill sa hospital or else para sa mga antibiotics sa mga tinuturo ko sa kanya. Ang sabi pa pala, every day daw nila doon is 5,000 pala. Kasi sa 5,000 saan? 5,000, halos yung nagagastos nila everyday. Pinakamababa na yun, ha? Pinakamababa na yun. Kasi nga, 2-5 kagad yung kwarto, yung gamot niya pa na 2-5. Okay, siyempre, yung mga nagbabantay, kailangan din kumain. Hindi kaya pinipirahan lang siya kasi alam niya, vlogger eh. Sabi ko nga, parang may paasa effect na ito. Parang ang nangyayari, parang pinapaasa na lang sila, pinapaasa para magtaas lang yung bills. At saka, para alam mo naman si Doc, para kumita. At saka, actually baka sabi, ay vlogger to, pirahan lang. Pero hindi natin dine-generalize lahat mga binang hospital. Pero dito talaga mga binang sa Palawan, bulok ang sistema ng hospital. Kaya saan ka halos tumingin, pero hindi naman siguro lahat. Hindi naman lahat, Pero itong hospital talaga nito, worse. Maging yung staff nila, napaka, parang kumbaga masasabi na rin natin, bastos hindi marunong makipag-accommodate sa mga bisita, ganyan na yan. Mga bastos. Kaya kung pwede lang, ipatulpo na yan eh. Nakipag-away na rin. Nakipag-away ka na, bakla ka. Pero may mga nag-suggest, itulpo na raw. Huh? May mga nag-sabi na ipatulpo kasi nga, down payment first before operation. Ah, pero pagkamatay yun. Yun na nga, anong gusto lang nila kumita. Kung kahapon tinatanong siya, ilang bisis ka na nakaihi. So, yun nga, sinasagot niya naman. Sabay tanongin niya rin yung doktor, ikaw, Dok, nakaihi ka na? Go! Parang takatanga! Oo, sabi ko sa kanya. Sabi ko nga. Totoo? Oo, tinanong niya din, Dok. Sabi niya, nakailang ihi ka na po, Ista. Sabi niya, makakain ka na. Ayun, ikaw, Dok, nakaihi ka na? Totoo? Oo, sabi ko sa kanya. Tapos, ayun, nag-wild char, nasira niya lang yung kama nakaraan. Nasira yung kama? Oo, nasira niya yung kama kay nag-wild. Alam niyo mga be, ang papatay sa'yo dito sa Palawan, kapag na-hospital ka, kung wala kang pera, patay ka. Pero totoo, pag may pera ka, juice ka dun sa ospital. Totoo, di ba? Oo, juice ka sa ospital. Napaka-powerful ng pera, di ba? Alam, buti pa sa ibang lugar, buti pa sa ibang bansa, yung welcome sa pag may pasyente, yung no-pera na agad, kahit walang pera, di ba? Dito naman, juice ka, doon, ayaw ko doon. Tapos yung ate niya yata, parang
Inisnab-isnab na lang yata ng kwan. Ayaw ko kung... Kawa din. Oo. So, pansamantala, pag nabayaran mo na yung bill sa ospital, lalabas sila sa ospital. Harap ng boarding house. Oo, kasi nga... Diba sa boarding house siya? Sa boarding house siya, diba? Mm. Sa boarding house ba, nakaswero pa rin siya or wala na? Parang siguro ganun na rin ba yung siya. Ala, Diyos ko! May mag-ano lang mga nurse ganun. Siyempre, bayad pa yan. Kasi ang pinaparap sa kanilang boarding house, yung malapit lang din sa ospital, hindi yung malayo. Ay, ibig sabihin din, mag-nurse. Nurse pa rin talaga. Oo. Tapos yun, pinangangamba nila yung everyday na gastos. Saan kukuha? City yun eh. Hmm, kasi bago, kung sabi naman sa malasakit center mga B, ang malasakit center po kasi dito kapag private ka, hindi nila yata covered. Uh-huh. Pero pag public ka, covered nila. Tapos kapag yung PhilHealth niya mga B, siyempre legal age na siya, hindi magig, parang hindi yata siya masasakop kasi nga hindi siya nakapaloob sa 3 months na mo siya kumuha. B? B? Kailan ka nakalabas ng ospital? Kailan nga? Ha? Ngayon lang. Pero nabayaran na yung bill sa hospital, wala pa? Oo. Pero maoperan ka pa, hindi na, be? Ipon pa, be. Ano, be? Ipon. Nag-aipon pa? Saan ka nagatuloy ngayon, be? Saan ka nagatuloy ngayon? Hindi ko alam ito. Nag-board lang kayo? Oo. Nakakaloka ka naman. Tanahilo ka pa? Nahilo yan siya. Nag-atake ka ng capsule, wala? Rhinom. Pakausok daw kay ate mo. Kay ate mo na lang daw, B. Maano kasi kain niya. Kunti-kunti lang. Sabi kasi na ano, kailangan magkain siya na madami. Kung kahit ano lang ba, subo niya. Isang subo lang ng ano. Nakanin. Pero tima-operan siya, hindi ting? Ma-operahan siya, hindi? Nung, pag ano lang kami, kasi nabawasan ba namin yung, di ba, yung 60? Oo. Tapos yung 50? Oo. Nabawasan namin ng ano, kasi ang nainginan ko lang na tulong sa GCA, 30. Tapos sa PCSO, 10. Oo. Sa Capitol, 15. Oo. 55,000. Oo. Kasi ang bill namin, 133,000. Yung bill nyo? Oo, tapos di ba, nabawas sa PhilHealth niya, 8,800. Oo. Tapos, ang ano doon, yung down payment na 10, binawas din yun. Oo. Tapos nagbayad pa kami ng ano, may cash kami na binayaran, 54,881.56. Pero ma-operan daw siya, hindi? Uy, ano daw, kasi may balik follow-up check-up kami sa ano, 21. Oo. Magkano ang bawat check-up nyo? Hindi ko lang alam. Kasi malalamin namin sa 21. Pero yung sa utak niya, tingnan pang internal bleeding, wala na? Natunaw na rin. Kasi lang yung ano, diba, yung kailangan yung operan yung bungo niya. Kasi diba lubog sa utak, ano, naano sa utak. Oo. Kailangan daw ibalik. Oo. So, operahan pa rin siya? Hmm. Nag-aipon pa? Oo, kasi nabawasan ba namin yung, diba, yung pang 60 nga, tsaka yung pang down. Nabawasan namin ng 54,000. 881.56. Oo. Ay, diba sabi ng doktor sa ano, 115,000 maupira na siya. Bakit nag-adjust yung doktor? Yung kailangan daw yung ano, kasi, di ba pag naupiraan siya, yung bayad niya sa ano, kailangan cash din daw yun. Okay. Hindi pwede yung maingihan ng tulong. Diyos ko, tangina. So, magkano lahat pag-upira magkano, 220,000? Yun ang bayad niya sa pag naupira na siya. Pagkatapos, iba pa rin yung bayad sa doktor? Yun daw, yung gamot, iba pa yun. Sa ano. Kasama na yun sa billing. Pero yung bayan sa doktor, iba yun. Aro, Diyos ko. Yun. So, nag-boarding house na kayo ngayon dyan, te? Oo. Dito kami muna. Abang kasi mayroon siya follow-up check-up sa 21. Hindi siya makakawin ng Brox? Gusto niya mag-uwi. Ang problema, hindi nga siya pwede mag-drive na malayo. Nakakaloka. Kasi di ba, baka matagtag yung ulo niya. Oo. So, abot pa kayo ng 1 month dyan? Or more than pati? Hindi ko ba masure, basta makapira lang, i-dry na namin agad yun. Si ano, si G nagparamdam na wala pa rin? Wala pa din. Wala pa nagparamdam asawa niya? Wala. Akala ko si Kuya Karo ka nakahingi din ng tawad. Yung sa ano, yung ibang doktor, yung isa na doktor na nahingi niya ng tawad. Pero hindi naman masyadong kalaki, malalaki yung nabawas. Yung ibang doktor hindi nagpatawad? Wala. Yung isang nga doktor, nagtingin lang ako sa Jerry, 800,
800 plus na yung bayad na kanya eh. Isang, ano lang yun, iignan niya lang, wala, basta mo, alis na. Magkano? 881. Ay, 800, oh, 881 yung binayar namin sa kanya. Sa doktor? Na-dentist niya lang, tinignan niya lang yung ipinigyan, nag-alis na. Grabe lang yung doktor yan? Diyos ko. So ngayon tayo pansamantala nag-boarding house kayo tayo? Nag-boarding house kami para maka-ano-ano din siya kay maka-ano na rin sa ospital kay di ba nabuo-ano na rin siya. Magkano boarding house nyo? 3,000. Diyos ko. Pagtapos siya may pera kayo dyan nga. Kurente, si ano na magsagot, si Karuka. Nag-kurente namin. Wow. How about sa pagkain tayo? Sa pagkain kami, binibili, nagabili lang kami, dito ang pinahiram kami ni Karuka ng rice cooker. Kasi may dala kami yung bigas ba? Oo. Pinahiram niya kami ng rice cooker. Bali ulam na lang ang binibili namin. Si Edgar nahilo pa rin? Nahilo siya. Kasi nga, hindi ko kumakain. Tapos inam na ito. Kamot. Kumakain siya ng kanin, wala? Unti. Dalawang kutsara. Aruy. Sa mga Edgar, isin dyan, Gigi Cash niya. Mag-send ako ng konti. Pangkain-kain lang. Oo. Yeah? Ay, ako. Ay. Nailo daw siya. Oh, sige, mamaya na lang sa mga isend dyan, Gcash niya ha, panglafang-lafang lang. Para makabawas man lang. Oo. Sige, te, magpahinga muna siya, te. Oo, sige, Jen, salamat. Oh, ingat kayo dyan, ha. Oo. Sige. Carol, nag-boarding house na mga bisa Edgar ngayon, mga be. Nag-aipon siya ulit, mga burikat, para ma-operan siya, mga be. Hindi siya na-operan, mga burikat, kasi mga be, yung doktor dahil nag-demand. Naloka ako na, kasi recently, nakatix na mga burikat sa 115,000 lang, o-opera na siya. Siguro nalaman ng doktor, or nalaman ng nurse, or sinudol mga burikat na, ay, okay, vlogger to. Ay, vlogger to yung naka-confine, taas natin yung presyo. Kayo, ayun, bago siya opera ng doktor, kailangan meron siyang 220,000 bago siya operahan. At take note ha, sa utak pa lang yun, dahil. Iba kasi yung pagkabit ng stainless, iba rin yung pagbayad sa stainless, dai. So at the same time, iba rin yung bayad sa doktor. O diba, naluka ako sa doktor, dai. Hindi mag-uopira, putang ina, kailangan ng 220,000 eh. Samantalang nakaraan, sabi niya, 115,000, uopira na. Ngayon, nag-adjust yung doktor, nakakaluka, dai. Marami rin salamat kay Karuka TV, mga bikas, guys. Siya po rin mga burikat yung nag-aasikas sa mga bikas, Edgar. And at the same time, sinagot din ni Kuya Karuka TV, mga burikat yung boarding house nila, Edgar, mga bikas, when it comes sa kuryente, mga bikas, bilang kuryente, kaya. Nakahingi din sila mga burikat ng tawad mga bay sa mga doktor dahil pero hindi nga lang ganun kalaki mga bay. Maliit lang din nahinga ng tawad mga bay pero nakakalungkot kasi mga burikat yung pinapadala yung mga burikat na mabawasan mga bay. Yun po yung ginagamit mga burikat pambili ng capsule or antibiotics mga bay. Pero grateful naman kita paano mga bay. Although nahilo si Edgar mga bay ng konti pero kahit paano yung nakikita natin sa mga burikat ng potential na medyo lumalakas-lakas na rin mga bay. And pagaling ka dyan bay. And laban lang, sige lang, go lang. Alam mo yung mga ganitong bagay, alam ko pagsubok lang to, and I know may lang pasan mo to. Kasi when it comes sa financial mga bi, sa Pilipinas talaga mga burikat, ang hirap humarap ng paraan mga burikat. Kasi dito mga bi, sa Pilipinas mga burikat, pera mga bi, nagkapatakbo mga bi para gumaling ka. Sa ibang bansa, katulak ang pera, uupirahan ka. Sa ibang bansa, gagamutin ka, katulak ang pera. Sa Pilipinas, kung wala kang pera, basura ka. Sa Pilipinas, kapag wala kang pera, hindi ka gagamutin. Kaya yun mga bi, currently mga bi, sa Edgar mga burikat, gumagawa pa rin siya mga bi ng paraan dahil para yung pamilya niya, para makaipon ng malaking pera para sa time. Ma-operan yung kanyang utak. And ayun, si bakla, capsule-capsule diet.